Dead man tales, no tales. Kaya nga ho si John De La Rosa, incoming chief PNP, natatawa ho, nag-issue ho siya ng mga statement ng mga nauna. Tigilan ninyo yung mga malasarswelang operasyon, patay dito, patay doon. Nang kumbaga, nababahala ho yung mga obispong kasalukuyan nagdarasal, inuobliga ho yung mga Katoliko na magdasal, na kumari pag-upo ho ni Digong, hindi ho kumalat yung dugo, yung halagahan, yung buhay ng tao. Anong klaseng tao? Yun ho mga buhay ng taong pumapatay ng kapwa-tao na yung namatay, kalimutan, at yung mga pumatay at medyo nabubuhay, bigyan ng karapatan pang tao kasi sila yung tao dahil buhay. Pag hindi ka na buhay, hindi ka na tao. Hindi ho ba? Yun ho ang paniwala ho ng Catholic Church. Yun ho, hindi pa ho nakaupo si Digong. Nagsasalita pa lang si Digong incoming. Nasa termino pa rin ni Pinoy. Ano hong ginawa ngayon ng mga police? Pasikat dito. Pasikat doon. Ay, pasiklab dito. Encuentro! Encuentro! Putukan dito, putok doon. Nanlaban, patay dito, patay doon. Leader ko no, patay. Lahat na ho. Kumbaga mga bossing, ang dami ho talaga na mga makikita nyo. Impressive. I mean, very impressive. Pati nga ho ako napapahanga. Sabi ko, bakit ngayon lang to? Ang tanong, sino bang presidente natin? Si Pinoy pa rin. Anong makita ho ng Catholic Bishop Conference of the Philippines? Ano hong sabi? Abay, pagdasal natin na ito magiging madugo pag upo ni... madugo na! Mga obispo, madugo na! Eto, tinitigok na. Kinikitil na yung buhay ng mga mamamatay tao na yan. Ang problema nga, bossing, yung iba, masaya. O sige, mag-sample yan. Mga kababayan ko, makinig sana kayo. Mismo kay General De La Rosa ang sabi, alam nyo, yung mga putok sa buhong mga pulis na hindi pa tao ko, hindi pa ako nakaupo, nagpapakitang gilas. Ang papakitang gilas nila, ginawa nilang alay o handog itong mga mamamatay tao. Pero kung tutuusin, kasapakat ho nila yan. Sabi ho ni Jel De La Rosa at ang kanyang ito'y teorya at ang kanyang suspecha, ito'y mga asset nila, mga alpha nila. Ito yung mga police asset nila, mga alpha nila na kumbaga kachokaran nila. Sila rin yung nasa droga, sila rin yung mga nasa krimen. Ang problema, pag ito'y pinabayaan mong buhay sa termino ng Digong, ituturo yung mga putok sa buho. Kaya sabi nila, bago pa man makaupo si Digong, tigukin na natin itong mga putok sa buhong to. Kasi kung nabubuhay ito, magsasalita, tuturo nila sa atin, baka matapon tayo sa Mindanao, tigok tayo sa Abu Sayyaf. Ganun ho ang daling. Kaya sabi ni Jel De La Rosa, tumigil nga kayo sa inyo mga pinaggagawa na mga istilo ninyong bulok, Sarzuela. Well, eroon sinabi ni General Marquez na kasalukuyang PNP acting, still chief PNP hanggang sa katapusan. Ang sabi ho, above board and everything is a legitimate operation. Nabahala ho yung mga obispo at naglagay na ho sila ng kanilang mga, ito yung mga sinasabing obligatory prayer para kay Digong. Hindi pa nga nakaupo yung tao. Tingnan nyo muna kung anong pinagagawa ng mga tao ni Pinoy. Kayo naman talaga sa mga CBCP. Hindi pa si Pinoy nakaupo. Pumapatay na. Ang daming at kinain sa balita. Talaga mga crawlers dyan sa mga telebisyon at radyo. Nakita ni sabay telebisyon at radyo, telebisyon, sabay-sabay. Ang crawlers, patay dito, patay doon, bulag da rito, bulag da roon, nanlaban. Sino ba nakaupo? Mga bossing, sino bang nakaupo? Si Digong na ba? Si Digong na ba? O di kaya si Pinoy pa rin. Ano ba to? Alay ba to? Handog kay Digong? Or inaalay, hinahandog nila? Kasi kapag ito ay nakapagsalita, umabot kay Digong, putok sa buho kayo pag umabot si Intel. Kaya ligpitin nyo na. Change is here, therefore we change the scumbags. Paano yun? Patayin mo na. Parang ganun ang sinasabi.